Bro Ian. Yo. So, isang magandang tanghali sa'yo. Sige, magandang tanghali sa'yo. Bro, isa na naman tong interview. Okay lang ba? Okay lang, pre. Pero ito, hindi na to tungkol sa ano. So, ito, hindi na to tungkol sa kung paano ka nagsimula na isang, bilang isang kalingap. Ngayon, gusto kong kamustahin and syempre sa mga nagmamahal sa'yo at supporters mo. Gusto nila malaman kung ano ang mga nangyayari habang ikaw ay naghahanda sa iyong darating na kasal. Sige, preparation. About sa preparation sa wedding. Yan. Ano ang mga nangyayari ngayon? So, okay lang? Okay lang. Okay. So bro, bago tayo dumating dyan sa present, yung past muna. So, nung bata ka ba, Ian, anong age mo pinangarap na ikasal? Hindi ko siya madalas naisip dati. Pero siguro ano ko dati na mapakasal ako mga ano pa 29 lang kan 29. Oh, matagal. Pero anong naisip mo dati nung ano dati ba nung bata ka pa lang na gusto mo talaga magkaroon ng pamilya na ayo na ikakasal ka talaga gusto talaga magkaroon ng pamilya gusto kasi dati ano talaga magkaroon ng ano, malaking pamilya kasi dalawa lang kami pareng magkapatid. Ah, okay. And kaming dalawa magkapatid, kinukulang kami. Sabi namin parang kulang. Parang, anong kulang sa saya, ganun? Parang gusto namin, ano, hindi, parang gusto namin mas madami kami. Parang ang pakiramdam namin, the more the merrier. Tama, tama. Pag mas malaking pamilya, mas masaya. Kaya ako parang sabi ko, ah, ako dati kapag mag-asawa ko, madaming anak ang gusto. So ngayon, ilan ang gusto mo maging anak? Ano na lang? Siguro ano, depende pa rin kay M kasi na-realize ko din, nung bata pa kasi ako nun eh, damar-damar. Ngayon kasi na-realize ko yung ano, hirap ng buhay. Na-realize ko rin yun na kailangan mo din ano, isipin yung sitwasyon ng health ng mga kasama mo at yung kung sa kanya okay lang ba din. Kaya sa akin, para sa akin, kung hanggat ilan yung kaya, pero siguro maximum na yung mga 3. Tatlong bata? Tatlo na yun, maximum na yun. So, bro, nung naging kayo ba ni Emmy, na nakita mo na kagad na siya yung mapapangasawa mo? Oo. Talaga? Pre, sa kanya ko lang pati yun naroon. Ilan years na kayo ngayon? 1 year pa lang. 1 year pa lang? Oo. Tapos ikakasal na? Oo pre, sa totoo lang nga pre, 1 month pa lang kami, gusto ko nang pakasalan eh, sabi ko dati. Talaga? Ano? Hindi ba yan yung pre, ano? Hindi nagbago yan hanggang ngayon na gusto pre, siya yung mapapakasalan mo? Dati pre, sabi ko, pakasal na tayo agad. Kahit talaga? Saan, so, nung una, syempre, na. Hindi pa maniniwala kasi bago pa lang, bago diba? Pa lang. Pero anong nakita mo, bakit ano? Bakit ang nakikita mo kay Emmy is your future wife? Bakit? Actually, di ko ma-explain. Parang nararamdaman ko lang din. Kapag tinatanong din ako ni Emmy ng ganyan, parang hindi ko alam yung pinaka-explanation. Basta alam ko mahal ko siya na talaga yung gusto ko. Parang siguro dahil sa ano, hindi ko talaga alam. Actually, kung ano bro, alam, specific. Ang alam ko din kasi sa true love, wala siyang dahilan talaga kung bakit mo mahal yung tao. Talagang nararamdaman mo kasi yun. Oh pre. Di ba? Hindi mo rin alam kung bakit. Di mo rin alam mo bakit, pre. Di ko lang alam. Pre, walang perfect talaga. Wala ka mahanap na perfect, pero may mahanap ka na para sa'yo. Tapos, ang tingin ko, si Emmy na yun. Okay. Nararamdaman. Sa kanya ko yung nararamdaman na siya na yung gusto kong makasama habang buhay. Siya na yung true thick and thin na kahit may mga time na din na siguro may mga pagsubok, hindi ko siya iwan. Andun lang ako palagi para sa kanya. Okay. Bro, ano ba yung mga challenges na pinagdaalan nyo ni Emmy bilang ano, mag-boyfriend, girlfriend pa lang, ano yung mga pagsubok na nalagpasan nyo? Madami na siguro. Madami na din. Dumating na ba kayo sa point na muntik na kayong mag-break ni Emmy? Muntik na mag-break? Oh, siguro. Dumating na din kami dumating sa point. Siguro sa mga sunod-sunod na problema, sa mga kanya. Maraming, ano, maraming mga tawag doon? Pagsubok. Obstacles. So, paano nyo nilagpasan lahat yun bro? At ngayon ay, ano pa rin kayo? Staying strong at ikakasal. Itayin ko pre, ano talaga? Choice. Choice nyo sa... choice nyo ayusin pre, kahit anong problema pa. Kung sa choice pre, sa tingin ko pre, choice nyo yun. Kahit anong problema pa yan, kung pinili nyong ayusin, maayos nyo talaga yan. Tama. Kung pinili nyong intindihin yung isa't siya, pero kung hindi nyo intindihin kasi, kung hindi nyo gusto talaga intindihin, hindi nyo talaga maintindihan. Talagang may conflict lang, mag-aaway at mag-aaway lang kayo. Tsaka bro, ang pagkakaano lang, intindi ko lang din sa love ay choice mo rin mahalin yung tao eh. Kasi hindi naman araw-araw, di ba parang same yung feelings mo. Oo. So choice mo mag-stay, choice mo mahalin. Kasi
parang iisipin mo lahat ng memories niyo na bakit kayo nag-stay, bakit kayo nagsama. Mm. Pag may mga, kunyari, nasa stage kayo nang nag-aaway kayo, parang pipiliin mo kung gusto mo maayos or magtagal. Oh. Ikaw talaga yung pipili, no? Ikaw choice talaga nga yung, talaga siya. Choice mo siya. Pero siyempre, kapag pipili ka, siyempre, ang pinipili mo din naman yung, siyempre, yung pinakon na, alam mong, ano mo din talaga, pwede mong makasama habang buhay. At yun yung nakikita mo kay Emmy. Oh, yun yung nakikita kay Emmy. Eh pagdating naman sa ano bro, sa future nyo, ano yung mga plano or goals mo para sa inyong dalawa ni Emmy bilang mag-asawa? Plano ko? Ngayon, naisip mo na ba yan? Siguro, after ng kasal nyo, ano na ba ang plans nyo? After ng kasal namin, sa tingin ko, hindi muna kami mag-baby. Gusto ko i-enjoy muna namin yung kaming dalawa as a couple na mag-asawa. Kasi bata pa naman din po si Emmy and hindi naman po kami nagmamadali. Mm. Gusto ko siyempre, paghandaan niya din yung kung magbibaby kami, paghandaan niya yung ano sa health niya. And para sure ako na siyempre safe naman yung asawa ko kapag maanak. Okay. So ano naman ang feeling mo na after mo mag-propose kay Emmy or nakuha mo yung sagot ni Emmy, anong naramdaman mo na pumayag siya na ikaw ang makakasama niya sa buhay niya? Ay, tuwang-tuwa ako siyempre, sobrang saya. Hindi ko ma-explain, naiyak nga ako nung nag-propose po ako. Expected mo na ba na yes ang isasagot niya sa'yo? Hindi ko talaga. Expect. So parang kinakabahan ka din? Kinakabahan din ako. Eh syempre sa parents niya, bago ka nag-propose kay Emmy, diba tinanong mo yung parents? Kinabahan ka rin? Okay, nabahan ako nun kasi first time ko yung mga napaala-paalam. First time ko syempre yun, mga panahon na yun. And nung nalagpasan mo yan, masaya? Oo, masaya. Parang magaan sa loob na syempre, ano ka eh. Secured na? Oo, secured. Saka ano, maganda talaga yun na nagpapaalam ka. Parang mapapakita mo yung respeto mo dun sa magulang. Parang, ano siya, legal na legal. Wala ka nang isipin na may tutol, ganyan, yung mga mahalagang tao sa buhay niya, nasabihan mo na bago kayo mag-propose ay, bago ako mag-propose na napaalaman ko na sila. Okay. Alam nila lahat. So ngayon bro, nalalapit na ang iyong kasal, December na, di ba? O December. Ano yung mga... Two months na lang. So ano yung mga pagsubok mong ano, hinaharap dyan? Ano, nakaka-stress ba? Actually, o nakaka-excite? May stress, may pressure. Mixed emotions pa rin. May stress, pressure, may excitement. O sige, isa-isahin mo, bakit ka nai-stress? Siguro po ako, sa part ko lang po, siguro sa amin, siguro din sa mga gastusin. Kasi ako po, gusto ko talagang ibigay yung the best na wedding. Siyempre, kung depende lang yun siyempre sa kung alin ang abuti nung ano mo, nung kung hanggang saan yung makakaya mong ibigay. And siyempre, yun po, siguro mas gusto ko pa na ano, mapaganda. Kaya siguro, nasa akin din, hindi naman ako sobrang stress, parang... Ano naman, kaya naman, na pagtatrabahuhan naman. Pero syempre gusto mo yung best, diba? Kasi once in a lifetime lang yun. Once in a lifetime. Yun yung stress. Eh, yung pressure, ano yung pressure? Yun din, yung pressure na, syempre, na... Palapit sana, na ng palapit. Palapit na ng palapit, and sana naman maging okay yung lahat. Hindi mo kasi alam eh kung maging okay naman yung flow, kung ano yung mga mangyari sa ano na yun. Mamit ko yung expectations nung ano, papakasalan ko at yung mga magulang ng family niya. Yun. Ang gusto ba nila is talagang bongga? Ah, hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Ako lang talaga yung may gusto din. Para lang din para, sa... Para kay Emmy. Gusto kay kasi Emmy. Yung ano eh, bago kasi kami magpakasal dati. Hindi pa ako nagpo-propose. Parang isimula pa kami, nagkikwentuhan kami lagi na, ay, pag magpakasal, parang yung nag-imagine kami palagi na, ay, pag magpakasal. Yun yung gusto mong matupad. Oh, gusto kong matupad yung ano, mga pinagkikwentuhan namin dati. Yung, alam mo, nagkikwentuhan lang kami dati. Gusto kong mangyari yun. Kasi sa totoo lang po, yung pag-propose ko, yung pagpakasal namin, tinupad ko yung ano, yung mga sinabi ko nung unang beses pa lang na, mga unang buwan pa lang na ano kami, naging kami. Kasi ang sabi ko nun, isang taon na magiging tayo. Napakasalan mo? Magpo-propose ako, tapos after ulit na isang taon, papakasalan na. Wow, so talaga yung nangyari. Ginawa ko talaga, nangyari talaga po yun. Talagang so, talaga. Pinahawakan ko yung sinabi ko yun, yung pinag-usapan namin na yun. Wow, grabe naman bro, napakaano mo naman. Ano ka, mark my word kasi may isang salita ka. Oh, pre, gusto ko talagang ano. Naalala naman ni Emmy yan. Oh, naalala yun ni Emmy. So anong sabi ni Emmy na tinotoo mo talaga? Ano, nangyari talaga yung ano, pinag-uusapan namin dati. Hindi niya din in-expect na mangyari talaga yun.
So ngayon, ano naman yung ano, kamusta naman ang arrangement nyo or pag-prepare sa kasal? Iyan na ba yung nakukuha nyo na ba yung dream wedding? Siguro hindi ano, hindi lahat pero ano naman, nandun kayo sa ano, andun kami sa stage namin na yun. Yung dream namin na photographer. Okay. Yung lugar, yung pinagkikwentuhan namin dati, siya talaga yung nangyari din yung ah, nangyayari din ako kumuha niyo rin yung ano, yung sa reception tapos yung photographer, yun yung dati pa pinag-usapan namin na nangyari talaga. Galing. Tapos yung decor namin. At hindi niya nakalimutan yung mga nakalimutan. Kasi ako dati, may mga sinesen sa akin si Emmy dati ng mga pictures. Okay. About sa wedding, kung ano yung gusto. Ano pa yun, nagsisimula pa lang kami, hindi pa talaga namin plano magpakasal. Pero pag nagkikwentuhan lang ba, tapos yun, sinesave ko yun pre. Ah, yung mga okay. Sinesen dyan ganun about sa wedding. So, kunyari, hindi seryoso sa kanya, parang joke lang. Pero sa'yo, sinesave mo. Sinesave ko. Parang pinag-usapan din kasi namin eh. Parang, like, ay, ito na yung gusto. Grabe naman. So, talagang kinikilig si Emmy sa ganyan. So, bro, ngayon, ano naman yung nakaka-excite na part? Siguro nakaka-excite kasi, ano, parang magiging legal na din na siyempre na asawa mo. Excited ako dun sa, ano, sa pagpapakasal. Kung ano yung pakiramdam, kung ano talaga yung... Di ko pa alam kasi yung ano eh, yung kung anong mismo yung feeling na naandong ka na. Pero excited ako pre. Iyak ka? Excited ako sa magiging future. Di ko alam pre. Ayoko magsabi na ako iyak pre. Di ba na pag nandun ka na eh. Maka maiyak ako eh. Di ko alam. Si pero buddy bro. Eh, nag-iyak. Si insan niya umiyak. Sabi sa akin ni buddy, hindi ako iyak. Pero umiyak. Umiyak si buddy. Ko yung na-expect. Yun daw tatak ng pagkatotoong lalaki, so, pag umiyak ka. Pag umiyak ka na, syempre. So bro, ito naman, ano naman ang future plans mo pag mag-asawa na kayo ni Emmy? Ano yung parang goals niyo na magkasama? Siguro, pre, ako pre, ang pinakauna pre sa listahan ko talaga pre, makapagawa kami ng sarili naming bahay. Yun, after ng wedding, siguro makapagsimula ako kahit kunting semento lang, may bilhin ako agad. Kung ano yung maipon ko? Kasi hindi naman kami magkakaroon ng bonggang honeymoon eh. Dito lang din naman lang kami mag-honeymoon sa ano, Pilipinas. And gusto ko talaga magkaroon kami ng sariling tirahan. Para maramdaman namin na syempre yun, pagsisimula ng pamilya, yung talagang ano na kami, mag-asawa. Gusto ko maramdaman yung ano, ni Emmy na ano, mag-asawa kami, nagsasarili. Okay. So bro, kahit ba asawa ka na ni Emmy, hindi ba magbabago yung paano ka ngayon? Kung paano ka naging Ian sa buhay niya, hindi ba magbabago yan? Ay, hindi magbabago. Gusto ko pang higitan eh. Wow. Parang gusto ko pang gawin yung best ko, parang lampasan ko. Kahit asawa ka na niya? Oo pre, parang gusto ko pang mas, kunyari, kung nung mag-boyfriend, girlfriend pa lang kami, parang... may mga ano pa, para may mga pagkukulang pa. Gusto ko mapunan 'yun. Gusto grabe ko naman to si Ian. Dapat paano tayo, pataas tayo, pre. Parang hindi bababa yung standards mo or efforts mo. Oh, efforts ko. So, siguro mas ano pa. Syempre hindi ko malang yan siguro hindi ko palagi mapakita kunyari sa pagbigay ng mga material things, pero siguro yung sa pagbigay ko ng time, mga efforts, simpleng efforts ko kunyari pre kapag ano, may mga gawain siya, tutulungan ko siya, ganun. Bibigyan ko siya ng mas time. Kapag, mga simple lang, pre. Susuportahan mo naman siya sa mga gusto niya. Oo, susuportahan ko siya sa mga gusto niya. Ano bang plano niyo? Mag-business or... Ay, si Emmy yung tuturo si Emmy. Magtuturo. Mag-business din siya. Gusto ko rin mag-business kami eh, kasi, ano, para may extra income talaga. Kasi kailangan talaga ng extra income kasi hindi din na, ano, sakto sa budget. Mm. Para sa akin kasi sa YouTube naman parang hindi naman po baga ano stable talaga yung income. Paiba-iba siya, may minsan sobrang baba. Okay. Actually hindi ko mararamdaman yung sobrang taas pero ano lang sakto lang palagi. So paano mo susolusyunan yan pag nandiyan na kayo sa point ng buhay niyo na kapag pamilya na kayo tapos sobrang baba, sobrang down ng YouTube mo, 'di ba? Paano mo anong mga plano mo diyan? Ako siguro mga plan di ko siguro. Magtitinda ako kung anong pwede kong maitinda. Basta magtatrabaho ako, extra job, extra work, extra na magtitinda. Extra effort. Lahat ko na, extra effort, lahat ko kaya naman pasukin basta para sa family ko. Hindi ka titigil. Hindi ako titigil, pre. May diskarte pa din. Oo, haluan natin ang diskarte. Pero handa naman kayo ni Emmy sa mga ups and downs, di ba? Oo, handa naman. Lalo na pag pamilya na kayo. Oo. Okay. Sa'yo bro ngayon, ano bang advice mo sa mga
couples na parang magpapakasa, ano ba yung ma-advise mo bilang sa mga experience mo ngayon? Ang advice ko po sa mga magpapakasal, hindi kasi biro yung pagpapakasal. So piliin yung mabuti. Tama yung sinasabi ng mga magulang talaga na piliin mong mabuti at mag-ingat ka kung sino ang papakasalan mo, pre. Dahil pre, yun na yung makakasama mo habang buhay, hindi yung biro. Habang buhay mo siyang makakasama. Kaya dapat ano, alam mo na ayun, matatanggap mo siya na kung ano siya. Saka siguro dapat alam mo yung ano niya eh, yung dark side niya. Oo, alam mo kung lahat. Sino talaga siya. Kilalanin mong maigi ba. Tama yung sinasabi ng magulang na kilalanin mong maigi kung sino yung papakasalan mo. Tapos be ready. Maghanda ka sa panahon na magpapakasal. Sa lahat ng pagsubok. Oo, pre. Sa pagsubok, financially, emotionally, yun. Paghandaan mo yun yung mga pagsubok na darating. Okay. Sa mag-ipon. Mag-ipon, pre. Mag-ipon talaga. Hindi lang yun para sa'yo, para sa magiging future. Tama. Seryoso yun, pre, pag-ipon, pre. So, sa'yo, bro, baka mapanood to ni Emmy. Ano ang message mo sa iyong Emmy? Message ko lang kay Emmy ay ano. Laging mag-iingat and huwag mong kakalimutan na mahal kita. Ayun lang. See you mamaya. See you mamaya. Eh, sa araw-araw mga, ko po yung pinupuntahan si Emmy. Araw-araw ka din may pasalubong, di ba? Kay Emmy. Simula nung maging kami ni Emmy hanggat kaya ko, nakapigilan talaga po noon na hindi pa kami noon eh. Sa bagay, simula nung maging kami talagang araw-araw ko po yung pinupuntahan si Emmy. Parang naniligaw ka pa din. Oo, araw-araw. Nice. Wala yung cultus. So, sa mga ano mo bro, hindi pala, kasi nagpa-Manila pala tayo. Oo. Yun, hindi ko siya napunta. Siyempre, understanding naman si Emmy. Ano naman na yun, understood naman na yun na hindi ko makakapunta talaga sa Manila dun. So bro, sa mga sumusuporta sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa amin noon. Kala Ate Mars Jocelyn Navarro, kala Ninang Marilyn Prado, kala Ma'am Malu Oliveros, sino pa ba? Kala Sir Kuya Arnel, kala Ninong Arnel, kala wow. Yeah, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa amin, sa mga nanonood diyan. Maraming salamat po sa inyo. Na yun. Sobrang appreciate po namin yung mga yung pag-support nyo sa amin. Ayan. Thank you. Salamat pre, salamat. Thank you. God bless you all po. God bless you all po. So mga Kalingap, na interview ko po ulit si Kalingap Ian. Ito naman po ay tungkol sa kanyang darating na kasal. Gusto ko lang po i-share sa inyo kung ano po yung mga paghahanda or mga pinagdadaanan at nararamdaman ni Ian. So yun, salamat po sa mga nanood. God bless po sa inyo.